Hello guys, God bless, good morning ulit guys. Kamusta kayo mga kapatid? Thank you Jesus sa araw na ito. Salamat sa biyaya niya ay tayo nagising pa rin. Thank you Lord, hallelujah. Ayan, may galak tayong magising. Sa maghapon na tayo ay ang dami nating ginagawa. Salamat na samahan tayo ng Panginoon. Ang makarinig to ng salita ng Panginoon sa umaga-umaga. Kaya alas 5 tong ating ano guys, kasi nakaka-bless mo ka. Kunyari, pagmulat ng mata mo, ano, narinig mo na yung salita ng Panginoon. Ang saya kaya. Praise God. Kaya lahat ng kapurihan ay sa Panginoon. Kasi lahat ng mga ginagawa natin eh. Siya naman ang nagli-lead sa atin. Amen. Thank you, Lord. Ayan, guys. Ito yung verse of the day natin, guys. Pahayag 3:20. Sabi niya, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ayan guys. Itong ginagawa natin, pamagitan ng mga salita niya ay pinaalalahanan tayo at kinakatok yung ating mga pintuan ng ating mga puso. Praise God. At kasama natin lagi siya sa pagkain itong food for the soul. Hallelujah. Kasi nga yung mga salita niya at siya ay isa. John 1 verse 1. Praise God. Ay binabasa ko lang siya nagsalita. Oh, basa-basa lang. Blessing sa mga nakikinig. Lalo na sa nakinig na isumunod pa. Lalong blessing. Praise God. Thank you Jesus. Yung nakikinig tayo blessing na. Lalo pag sumunod eh. Kung nagsishare tayo, isishare din natin sa iba. Isang malaking biyaya. Ayan. Sabi, tingnan mo daw. Itong ginagawa natin, guys. Tinitingnan natin yung mga pangako ng Panginoon. Dinirinig naman niya tayo. Hallelujah. Kumakatok siya. Kumakatok ang Panginoon. Oh, amen. Isipin mo yun. Yung ating mga ginagawa ay nabuksan na yung ating puso na kinatok ng Panginoon. Hallelujah. Ayun, nakakatuwa guys, pintuan. Pintuan ng ating mga puso, ninuman aking tinig. Ayun, itong ginagawa natin, pakikinig na rin ating tinig ng Panginoon. Binasa ko lang, siya nagsalita, tinig pa rin niya yun. Papasok siya, nakapasok na, kaya kasalo na natin siya, ano mga kapatid. Amen, glory to God. At may kapayapaan tayo pag ang Panginoon ay kasama natin lagi. Yes, God. Ayun, sabi uli dito sa Lucas 24. Lucas 24 verse 30, nang siya ay kasalo na nila, ayan kasalo na nila guys, pero iba yung context dito, dinugtong ko lang kasi kasalo nga eh. Nang sila, siya ay kasalo na nila sa pagkain, pagkain na literal dito guys, pero ngayon pagkain ng espiritu yung ating pag-usapan, dumampot siya ng tinapay, Jesus is a bread of life, yan si, chapter 6, praise God. At nagpasalamat sa Diyos, ay ito guys, itong pagsasalo-salo natin sa tinapay, salita ng Lord, food for the soul, ay nagpapasalamat pati tayo sa Diyos. Amen. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Ayan yung pagsishare natin, nagsishare tayo ng tinapay, pinagpala ng Panginoon ang kanyang salita. At tunay naman nabuksan ng ating mga isip, kaya ang saya-saya. Wala na tayong alalahanin sa araw ng bukas, kasi ang bukas naman at ang ngayon natin eh. Hawak ng Panginoon. Amen. Verse 31, noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nilang si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Ayun, espiritu na dito si Jesus, guys. Bago pa siya umaklat sa langit, then, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Ayun, hanggang sa panahong ito, kahit nasa langit na siya, nakikita pa rin natin ang kanyang kabutihan. Nababasa natin ang kanyang mga salita, kaya may natutunan tayo at nakita natin. Kasi siya naman at salita niya isa. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala, nag-aalab ang ating puso. Habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Amen. Ayun, si Jesus kasi dito espiritu na guys, yung namatay na siya sa cross. Dito ating binabasa. Parang dinugsong ko lang dito sa ating pahayag 3:20. Praise the Lord. Ayun, biglang nawala ang Panginoon kasi espiritu na nga siya. O kahit wala na nga siya dito sa daigdig guys, na yung mga paglalakbay niya dito, nababasa pa rin natin. O ramdam natin na bumaba dito si Jesus. Nabuksan ng ating puso. Lagi natin sa kasama. So, hindi lang sa pagkain. Pati yung pagkain natin ng pagkain talaga. Kasama natin siya. Kasi lagi natin nagpasalamat bago kumain. Nagpe-pray bago kumain. Ayun. Yung buong family ng Campyod family. Laging nagpe-pray bago kumain. Ang saya-saya. Ayun guys. Gusto ko din yun.
kami noon nung wala pang pandemic, kaming aking immediate family, isang manugang tatlong apo, bali walo kami, ilaga kami tatlong aso, bali kami ay 11. Ay, oo nga, tama guys. Ayun, tuwing Linggo yung banding namin, pagkain ng food for the soul muna, bago food for the body. Ngayon eh, hindi muna kasi nga, malayo sila. Bawal magbiyahe at social distancing. Social. Ayun guys, nakakatuwa ang Panginoon. Hindi lang tayo kumakain ng spiritual na pagkain. Pati pagkain ng bibig ay busog na busog tayo. Praise God. Ayun, bawat kain natin, nagpapasalamat tayo. Kaya kasama pa rin natin siya sa pagkain ng literal na pagkain. At siyempre, masasarap. Hindi tayo pwede magpareklamo kasi wala naman tayong panago. Buti nga, nabigyan tayo eh. Thank you, Lord. Lahat ng tinatanggap natin sa araw-araw, blessing, ay magpasalamat tayo. Minsan nakatanggap din naman tayo ng hindi blessing. Minsan eh, ay magpasalamat pa rin tayo. Ibig sabihin buhay pa. Eh si Job nga eh. Papasalamat siya eh. Halos mula tuktok ng ulo ng paa eh. Nagtagtad ng bukod. Salamat pa rin siya. Abay solo naman ni Job yun. Huwag na siya mag-share. Thank you, Lord. Ayun guys, napakabuti ng Lord. Ayan. Ngayon tayo, habang sinishare natin to, nag-aalab yung ating puso. Praise God. Sa kabutihan ng Lord, napupuspos tayo. O yan, sila noon. Kaya daw pala, habang nagpapaliwanag si Jesus sa kanila, tayo naman ngayon, habang nagpapaliwanag tayo, at tayo mga nakikinig, iba napupuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Thank you, Lord. Ayun, verse 33, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ibang kasamahan nila. Ayun, 11 na lang kasi, di ba, si Judas yung nagkanulok sa Panginoon. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Hallelujah. Ayun, tayo ngayon, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, tinanggap na natin, kaya nakita na natin yung kabutihan niya. Praise God. Hallelujah, mga masama, dinidman na lang natin. Thank you, Lord. Ayun, di ba, mga kapatid? Malinaw. Ayun, verse 35, at sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. Ayan. Hanggang sa panahon ito, mga kapatid, Jesus is a bread of life, sabi doon sa John chapter 6. Hanggang ngayon, itong ginagawa natin, nagpipira-piraso tayo ng tinapay, ang salita ng Lord at siya ay isa. Pinaghati-hatiin natin para maging food for the soul ng itong ating channel, guys. Praise God. Kaya patuloy natin i-share ang tinapay na ito, si Jesus, para marami siyang maakay at marami siyang maligtas. Amen. Maraming pinto ang mabuksan, pintuan ng durungangawan sa langit para ibuhos sa ating pagpapala. Ayan yung pag-share natin, sishare natin sa iba, isang malaking pagpapala. Kasi may naaakay ang Panginoon sa pamagitan ng pag-share natin at nagiging lingkod niya. Amen. At makakita ng kaliwanagan sa daigdig na ito na talaga naman. Ayun guys, verse 36, sabi, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumain niyo ang kapayapaan. Amen. O diba guys, habang nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, nakatayo siya at sabi sa atin, sumain niyo ng kapayapaan. Pag nasa puso natin ang Panginoon, talagang mapayapa ang buhay natin. Tapos lagi tayo nagpipray. Hallelujah. At diba nga, pero pagka nagkagulo, di ba mga kapatid, alala niyo, pag may nagkagulo, laging sol-sol din yan si, na, pumapasok din yan sa gitna at sabihin, isamahin niyong kaguluhan, ayan, kaya may nagpapatyanay. Thank you Lord sa mga salitang ito. Kaya kailangan lagi natin kasama ang Panginoon sa anuman tayo pumunta. Yung pintuan ng puso natin laging bukas. Pati yung mata natin na bumuksan sa kabutihan. Praise God. At nag-umapaw lagi natin mga puso sa kagalakan, sa kabutihan ng Lord. Hallelujah. Kasi kasama na natin siya sa lahat ng ating ginagawa. Hindi lang sa pagkain. Katuwang natin siya kasi sino mo siya naglikha sa atin tapos siya pang iniit sa puwera natin. O, dinawalan tuloy tayo ng liwanag. Gayon yun mga kapatid. Kailangan mag-umapaw ang ating puso lagi sa kagalakan para pakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon ating mga mensahe, 5 ng muling araw, para bago pumunta sa trabaho ay nakapakinig na ng salita ng Panginoon para kalakasan. Sabi nga noon sa comment, ay pag nakarinig daw siya ng salita ng Lord, ano daw, lumalakas daw ang kanyang loob. Siyempre, pag lumakas loob mo, pati labas mo, malakas din. Kaya purihin siya, thank you Lord, sa mga biyayang ito. Ayun, ako yung bless na bless kasi yung ibang nga, sa ibang bansa yung
padre de pamilya, tapos yung asawa at anak na iwan dito sa Pilipinas. Minsan baga ay nagkakariwara. O di ba nakaka-bless yun ang kasama sa ibang bansa yung pamilya. Kaya napakabuti ng Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayun yung matagumpay na buhay. Lagi mo kasama yung pamilya. Tapos yung linggo, magbanding kayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayun. Kakatuwa. Ako'y bless na bless sa mga nung pamumuhay na pangarap ko din yun, mga kapatid. Malalayo ang aking mga biyanan. Tapos umuwi na sa langit. Pati asawa ko, umuwi na din. O sa mga pamilya na mula sa akin, pag nag-asawa yung aking anak, yung bang tuwing Sabado o Linggo, magbanding kami, kakain kami ng food for the soul at food for the body. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, guys, nakakatuwa ang Panginoon. Di ba nakaka-bless yung ganung buhay? Ayun yung maituturing na matagumpay na buhay, mga kapatid. Praise God. Ayun, di ba si King Saul, nung umalis na sa kanya yung espiritu ni Yahweh, ay naging maligalig siya. Sabi din sa 1 Samuel 16 verse 14. Pagka tinugtugan ni David si Saul, umaalis yung samang espiritu. Kasi pagka yung magulo ang tao, pinapasok niya ng espiritu ni tanin. Kaya tinan mo, pag mapayapa, pag samus Jesus, hindi niya makapasok. Paano siya makapasok? Nandoon nga ang Panginoon. Diba? Sabi nga sa John 10:10, kailangan tangkapin mo si Jesus para yung si magnanakaw na yan, hindi na makapasok. Paano siya makapasok? Doon nga ang Panginoon. Ayun yun, guys. Praise God. Diba si Samson din, kaya siya napahamak. Sabi doon 16 verse 20. Dahil hindi na siya nakasunod sa Panginoon, ayun, nasunod na niya si Yahweh. Hindi niya namalaya na iniwan na siya ni Yahweh. Praise God. Ayun, guys. Hukom 16 verse 20. Hindi niya namalayan. Paano yung layunin ni Yahweh na wala na sunod? Na tayo lahat, guys. May matutunan dito at may paalala sa atin. Amen. Ayun. Dito rin si Saul, nung nagkasala na siya at napahiwalay na siya sa Panginoon. Ayun. Napasukan siya ng ano. Pinahintulot din ni Yahweh kasi nga, ba't inuna mo pa yung staning? Hindi kasalanan ng Panginoon. Sabi, ang Panginoon pa may kasalanan. At bakit niya tintulan? Sino bang pumili? O, ayun yun, guys. Mabuti na lang si David. Talagang duble-duble yung anointing niya. Maganda siyang lalaki. Mapungay yung maganda yung kanyang mata at malusog. Hallelujah. Magandang lalaki. At sumasakan niya si Yahweh. Sabi doon sa 1 Samuel 16:14, 18 and 23. O, diba? Sinong sundan natin, guys? Si Saul ba o si David? Si David na lang, dear. Praise God. Ayun, guys. Kailangan ang ating mga mata ay mabuksa. Kailan lang makakapasok yan, yung kaguluhan yan, guys? Pagka napahiwalay tayo sa Panginoon, hindi natin namalayan. Ayun. Ayun nangyari kay King Saul. Napahiwalay si Samson din. Hindi niya namalayan, na iniwan na siya ni Yahweh. Ayun, guys. Ito may paalala pa rin sa atin na kailangan natin ay huwag tayong mapahiwalay sa Panginoon. Kailangan yung pintuan ng ating puso ay laging nandoon ang Panginoon para tayo ay laging may kapayapaan. Amen. Yung pakikinig natin ng Word of God, isang malaking biyaya at may kapayapaan tayo. Praise God. Thank you, Jesus. At isama na rin natin sa panalangin yung mga nakikinig ay makinig na rin, at yung mga nakikinig ay sumunod na din. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Kaya purihin siya. Thank you, Lord. Ayun, guys, sunod nating verse ay Lucas pa rin, 24 verse 45 hanggang 49. Sabi dito, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Praise God. Ayun, puro kasulatan itong binabasa natin, guys. Yung pakikinig natin, binubuksan niya yung ating isip para maunawaan natin ang kasulatan. Napinaliwanag ko naman ng kaunti, guys, kasi naliwanagan na nga rin ang aking isip kasi binuksan na nga ng Panginoon dahil kababasa ko nitong mga salita niya. Ayun, sa pakikinig natin, salamat sa kung nakinig na lang tayo. Gusto naman nating paulit-ulit pakinggan, o pagka minsan kasi maraming ads, kaya ako ginagawa ko ay ano, yung i-playlist ko lang siya. O, dituloy ang gawa ko, nagawa ko ng gawa. Nag-iinday baga ako, guys. O, para makabali kay madam, pagka dating ng Linggo, day off si Inday. Charot. Ayun, guys. O, pagka gusto mo yung pakinggan ng buo, o, adi, saka pwede mo skip ng skip yung mga ads. Ayun, kasi doon tayo kita ng million-million, guys. I pray and declare na maging million-million nga. Para marami tayong mabusog. Physically, amen. Verse 46, guys. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat.
Kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ayun yung nangyari kay Jesus noon na sinusubaybayan natin noon. Ngayon, ayun, nabuksan tuloy yung isip natin. Ano guys, naranasan noon ang Panginoon na nakinabang tayo, nabuksan yung isip natin ngayon. Doon sa mga kasulatan na yun at mga naganap noon na ginampanan ni Jesus, ayan, nabuksan yung ating mga isip. At lagi na natin siyang kasama. Amen. Sa kanyang pangalan, ang 47 guys, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Pagsisisi guys, huwag manisi. At dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Ayan, lahat ng bansa mula sa ating sarili, Jerusalem. Ang mga katawan natin ay templo ni Yahweh, Jerusalem na tinatawag niya. Sabi nga doon sa ayun, Isaiah 49 verse 16 guys. Tinawag tayong Jerusalem, tinawag tayong Israel ng Panginoon, tinawag tayong templo. Ayan. Mula sa ating sarili, ang mga salita, matutunan natin. Ipangaral natin sa ating sarili, una sa lahat, para maligtas tayo, pati yung mga pangaralan natin. Huwag tayo nangaral, tayo hindi. Kasunod, naligtas sila, tayo hindi. 48, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ayan, saksi tayo lahat, guys. Thank you, Lord. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo na pagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Amen. Ayun dun, noong mga panahon yun, guys, sila ay hindi sila umalis hanggat hindi sila pagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Para nga makapag-akay sila at makapangaral nito mga salita ng Panginoon. Hanggang ngayon, guys, ang saya ng buhay. Isipin, hindi na tayo aalis sa ating saan tayo nakaupo, nakapangaral tayo dahil sa YouTube at sa internet. Praise God. Thank you, Jesus. Ginawang maalwa ng Panginoon ng ating buhay. Ayan. Maabot nga naman niya ang buong daigdig mula sa Jerusalem, mula sa ating sarili dahil sa mga sinsya din ang nangyari. Tipin mo yun. Dahil sa internet, ay mula dito hanggang sa sulok ng daigdig ay nakakarating yung mga salita niya. Amen. Para daw magsisi at mapatawad yung mga kasalanan at mapatawad din natin ang ating mga sarili kasi wala namang hindi nagkasala. Kaya napatawad natin yung mga nagkasala sa atin kasi alam natin pinatawad din ng Panginoon at napatawad din natin ang ating sarili at napatawad natin ang iba. Amen. Thank you, Lord. Kaya napakabuti ng Diyos, guys. Binuksan yung ating mga isip. Kumain man tayo ng food for the soul, kumain man tayo ng food for the body. Kasama natin yung Panginoon kasi baka tayo kumain, pray tayo nung pray. Pag nabusog, pray pa din. Ay, wag naman yung kakain. Ang nagreklamo pa, ano, guys. Hallelujah. Ayun guys, magpaalala sa atin to. Sabi, ayan na naman. Di ba mayroong ganun tayong kapamilya guys? Pag ano si Karan natin guys, joke lang. Ayun guys, kaya wala tayong karapatan magreklamo kasi ang Panginoon nga eh. Wala nga siyang lungga at walang puga. Sabi sa Matthew chapter 8 verse 20. Kaya kami guys, abay, galak-galak nito sa lungga namin. Pugad pinagsama, isipin mo yun. Dati namang wala nagkaroon. Ibig sabihin naman ng Panginoon doon, huwag yun unahin. Unahin nga yung paglingkod sa Panginoon. At kaya naman yung mga lungga natin, kaya naman yung gawing mansion yung pagdating ng panahon. Hallelujah. Thank you, Lord. Lahat naman galing sa Kanya eh. Pero pag inuha mo yung mansion bago magsunod sa Panginoon, ay di malamang. Madali lang yung bawi. Kaya, ayun guys. Napakabuti ng Lord sa buhay natin kasi ito nga oh. Lagi tayong kumakain na kasalo niya. Nabuksan yung isip natin, nabuksan yung floodgate sa langit at ang mga pagpapala ay binuhos na sa atin. Kaya purihin siya. Thank you, Lord. Lahat ng ito ay papuri natin sa Panginoon. Lahat ng ating mga ginagawa, ang Panginoon ang mataas at patuloy tayong tinutuan magpakumbaba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayun, guys, tapos na pala tayo. Babalik tayo doon sa kung saan tayo nagsimula. Ayun, nabuksan na ba guys yung ating mga isip? Nabuksan na ba yung ating mga kamay para sa pagbibigay, sa gawain ng Panginoon, para sa ating kapwa, para lahat ay makaraos at lahat ay mabusog? Ayun guys, babalik na tayo doon sa ating pinagsimulan. Pahayag 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni naman ang aking tinig, at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo nila. Ayan, nabuksan na yung ating pintuan ng ating puso, ating mga isip, binuksan na rin niya at kasama natin siyang kumakain. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God.